What's up mga chong? Here's your boy Rhino Chill. Back at here again and again and again and again and again. And welcome back to another vlog. Yeah! So today's vlog mga chong is all about the new CBR 150 2021. Yes sir! So nilabas na nga ng Honda ang kanilang bagong motor na CBR 150, which is the newest version of the CBR. I don't know kung pang ilang version na to ang CBR. Siguro version 4 sa kung hindi ako nagkakamali, ano? So kausap-usapan nga ngayon sa Facebook ang bagong CBR 150. So ano bang meron dito? Okay, so ating tatalakayin kung ano ba ang thoughts ko regarding dito sa bagong CBR na to. Okay? So bago tayo magsimula, huwag muna natin kalimutan na ipasok ang ating intro! So I'm back mga chong. So itong bagong CBR 150 na to mga chong, 2021 version, is kamukha ng kanyang kuya na si CBR 250 sa headlight mga chong. Akala ko nga nung unang nilabas to, akala ko fake news, akala ko ano lang, mga hoax lang no. Pero yun nga, nag-research lang tayo ng konti para ma-approve natin or ma-verify natin kung totoo nga. And I think it's official naman na ito na yung bagong CBR 150, pero hindi pa siya available mga chong. So ang nilabas pa lang is yung mga testing units, no, yung mga unit pa lang na ipapa-test drive, mga ide-demo, something like that. So wala pa tayong official na news talaga regarding sa kanya, pero meron tayong mga specs na lumabas. So it's a 150cc, and then ang kanyang horsepower is, max power is 17.1. So yung old CBR or yung current CBR natin ngayon is merong 16 HP at 9,000 RPM mga chong. So the new about this CBR 150 mga chong is meron na siyang slipper clutch assist. Yes sir, race bike. So na-adapt niya na mga chong yung slipper and clutch assist ni R15. So hopefully meron na nga talaga to para, di ba, maganda kasi itong slipper and clutch assist na talagang track ready na. And then malaking tulong sa pagmomotor natin. Kahit sa daily use magagamit natin siya mga chong. And then ang isa pa na dinagdag dito or iniba dito mga chong or in-upgrade sa kanya is itong front suspension shock niya. Okay, so kung dati is telescopic lang, ngayon is upside down na siya, di ba? And gold na din etong bagong shock ng ating CBR 150. Ito yung pinaka napansin ko sa bagong CBR 150 is wala siyang signal light. So hindi ko alam kung ano ang signal light nito, pero sa mga lumabas na photos leak regarding dito kay CBR is wala siyang signal light. At the same time, yun nga yung kanyang headlight is nag-iba na. So parang kinuha na talaga siya dito sa kuya niya na si CB 250R. Same pa rin, single cylinder DOHC, at the same time liquid cold. Okay, or stroke. Pero bumakbak muna tayo pasaklet. Wow, bilis mo kuya. Sorry, update vlog pala to, hindi pala to mga vlog. And since na-upgrade yung kanyang max power, syempre na-upgrade din yung kanyang max torque. Okay, from 13 nanometer to 14.4 mga chong at 7,000 RPM, diba? So malaking epekto yan sa torque ng CBR, kasi CBR mga chong para sa akin is very torquey na siya. So dadagdagan mo pa tapos na ang boxing, diba? So medyo pumalag na si CBR mga chong sa specs ng ating R15 ngayon, diba? Hindi na natin pwede ibasta-basta ngayon si CBR 150. And ito mga chong yung pinakamaganda na ginawa ng Honda dito sa CBR 150 natin, which is nilagyan nila ng ESS or emergency stop signal. So para saan ba tong emergency stop signal mga chong? So ang nagagawa lang naman nito, teka lang, yung hazard ko. Uy! Fuck. Namatayan ako ng makina. Teka lang, namatayan tayo ng makina.
wait. Okay, so tuloy tayo sa vlog. Ayun na, yung emergency stop signal mga chong. Ano ba ang nagagawa nito sa motor? For example, habang nagmamaneho tayo, sabihin natin mga normal takbo ng motor is 60 km per hour. And then bigla ka nag-brake. Ang sudden brake mga chong, as in emergency brake. Diba, bigla ka nag-brake. Kasi biglang may huminto sa harapan mo. So ang ginagawa nitong ESS is pinagbiblink niya ng mabilis yung iyong stoplight or yung braking light mo. Diba? So para ang purpose nun is, diba, maging aware yung nasa likod mo na bigla kang nag-brake or nag-brake ka bigla. Safety features ng ESS or ng CBR yun. So napaganda, thumbs up Honda, napaganda ng ginawa nyo dito. Para naman sa price niya, syempre wala pa tayong update. And hopefully na hindi lumaki, or kung lumaki man hindi naman gaano, kasi di ba in-upgrade eh yung fork niya, di ba USD na siya, and then upgrade din yung kanyang engine, itong ESS dinagdag, and meron na rin siyang slipper clutch assist. So siguro naman mga chong, magkakaroon ng ano to, magkakaroon ng konting dagdag sa presyo, pero sana is hindi naman taasan ni Honda. Sa mga Honda fanboys dyan mga chong, eto na. Ito na ang panahon na makatapat na si Honda KR15. So, ang ano ba ang thoughts ko dito sa motor na to? Syempre, magiging hype pa rin to. Kasi matutuwa yung mga CBR boys, mga fanboys ng Honda. Kasi, diba, big step up to sa Honda na ganito yung ginawa nilang upgrade. Kasi, napaganda ng USD fork mga chong, compare sa telescopic. Kung ganito talaga yung magiging itsura ni CBR150, ayos na ayos, mas maganda ang kanyang looks compare sa dati niyang itsura. So sa release date, so wala pa tayong release date mga chong, since hindi pa siya nare-release talaga. So abang-abang lang tayo, kapag merong update, i-update ko kayo. Okay? So umpanta-pata ng mga R15 sa specs, hindi na sila nagkakalayo. Though 155 si R15, pero DOHC naman si CBR. Pero kung sa looks at sa looks naman ang titingnan, pares naman silang aggressive. Pero syempre, ano pa rin, magkakaiba pa rin tayo ng ano, preferences sa pagpili ng motor. So, sulit ba siyang hintayin? Of course, mga chong, sulit na sulit hintayin tong bagong CBR150 na to, kung ilalabas man to nang ganto siya. Sulit na sulit. So, hintayin nyo na kung gusto nyo ng Honda talaga. Guys, eto na yung para sa'yo. Yun lang mga chong, I think that would be it. So yun lang ang itataal natin regarding dito sa vlog, short vlog lang siya. So ginawa ko lang siya ng update. So kung meron pa ibang comments or reaction regarding dito sa bagong motor ng Honda na to, so please comment it down, okay? And then kung meron kayong mga gustong pag-usapan, comment nyo na rin. And kung di ka pa nakasubscribe sa aking channel, don't forget to hit that subscribe button and hit that notification bell para ma-notify ka kapag meron tayong mga bagong videos. So yun lang mga chong, I think that would be it. So thank you so much for watching. Again, this is Brian, no chill, and I'm...